Ekonomiya, COVID-19 response at presyo at supply ng pagkain. Ilan daw yan sa mga lalamanin ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang unang State of the Nation address na siya raw mismo ang sumusulat. Plansyado na ang seguridad sa loob at labas ng batasan pambansa. Sinuspindi na rin ng Quezon City Government ang klase sa lahat ng antas sa Lunes. May report si Tina Panganiban Perez. Mismong si Pangulong Marcos daw ang nagsusulat ng kanyang magiging talumpati sa unang State of the Nation address niya sa Lunes. Ayon kay Executive Secretary Vic Rodriguez, posibleng lamanin ng talumpati ang mga isyong napag-usapan na rin sa tatlong cabinet meetings ng Pangulo. It's all about our economy, the economic plans, COVID response. He wants to see a digitalized governance and digitalized PBBM administration. Inaasahang tatalakayin din ng Pangulo ang presyo at supply ng pagkain. It is his thrust, it is his vision for us not only to have food security but food sovereignty. Meaning we don't have to rely on much importation anymore. Ang Department of National Defense, inaabangan ang magiging direksyon ng polisiya ng Pangulo pagdating sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Dito kasi nagde-depende ang aming polisiya din kasi sa kanyang foreign policy. Pero ayon kay Secretary Faustino, nabanggit na ni Pangulong Marcos sa kanya na isang gusto niyang palakasin ay ang reserve force development natin. At sinabi rin niya na yung modernization naman ay susuportahan niya. Puspusan din ang paghahanda sa batasan complex. Kaya ang systems ko na po tayo sa batasan, more on security preparations na lang po ang ginagawa po natin. Naka-lockdown na ang batasan complex at ang mga itinuturing na essential personnel na aprobado ng liderato ng Kamara lang ang pinapayagan sa loob. Nagsagawa ng security sweep ang Presidential Security Group kasama ang kanilang K-9 unit sa iba't ibang opisina. Sa labas naman ng batasan, nag-inspeksyon ng liderato ng pulisya sa Commonwealth Avenue at sa Batasan Road. Dalawang malaking grupo ang inaasahang magtitipon sa araw ng SONA, ang mga militante at mga taga-suporta ng Pangulo. Pinayagan na ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang mga grupong bayan at sanlakas na magprotesta sa Tandang Sora Commonwealth Avenue. Ang mga grupong sumusuporta naman sa Pangulo, sa Batasan Road naman pinayagan magprotesta. Sabi ng PNP, hindi nila hahayaang magkalapit ang dalawang panig. Maximum tolerance daw ang ipatutupad ng PNP pag nagkaharap ang mga relihista. Pero kung may magpupumilit daw manggulo at lumabag sa batas, ay hindi sila magdadalawang isip na mang-aresto. Tina Panganiban Perez, GMA News. Solusyon sa kahirapan at pandemya, ilan lamang yan sa mga gustong marinig ng ilang Pilipino sa unang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Ang ilan nating kababayan umaasang matatalakay ng Pangulo kung paano matutulungan mga may hirap na may medical emergency. Sana po matulungan kami. Tulad gaya kong walang asawa, walang mahinga ng tulong, sana po. Sana po matulungan kami. Hindi ko pa po alam, pero nilapit ko na sa sa DSWD. Pero hindi ko pa po tiyak kung sure kaming mabigyan. Problema naman ng ilang health workers ang sahod at benepisyo nila, habang meron ding inaabangan daw ang plano para sa mga nawalan ng trabaho ngayong pandemya. Di ba nag-lockdown? Ay dito ako, hindi na ako nakapunta doon sa trabaho. Wala nang biyahe noon. Wala na rin daw yun, mahihumina na eh. Kaya wala na rin babalikan. Ito na lang, hanap buhay ko. Mga lakal na lang, pang araw-araw naman namin. Siguro yung tuloy-tuloy na rin sa allowance. Tutukan ng special coverage ng GMA News sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Simulcast po yan sa GMA, GTV at iba pang platforms ng GMA. Makakasama ko po dyan si Pia Arcangel. Binisita ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang mga paaralang sinalanta ng Bagyong Odette noong nakaraang taon bilang bahagi ng paghahanda sa pasukan sa Agosto. May report si Femarie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Ikinatuwa ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang reenactment ng makasaysayang sanduguan sa pagdiriwang ng Bohol Day
sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City, kung saan siya ang panauhing pandangal at keynote speaker. The last time siguro I ever thought about Sandugo was in high school, in Philippine history pa. And it's good to be reminded of our history as a country. Pinasalamatan ni VP Sara ang mga Bulanon sa ibinigay nilang suporta sa nakarang eleksyon. Kahit na ayon kay Inday Sara, hindi siya nakabisita noon para mangampanya. Nagpapasalamat din siya sa suporta nila sa administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago yan, nagpunta si VP Sara sa bayan ng Clarín kaninang umaga. Nakipagkita at nakipagpulong rin siya sa ilang mag-aaral, guro, school superintendents at sa DepEd Director ng Central Visayas. Sabi ni VP Sara sa kanyang Facebook page, nagpunta siya roon upang personal na makita ang mga paaralan na sinalanta ng Bagyong Odette noong nakaraang taon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ako si Femery Dumabok, GMA News. Pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang petisyon na dagdag singil sa kuryente ng Meralco at San Miguel Corporation. Gusto ng dalawang kumpanya na rebisahin ang kanilang kontrata dahil nalulugi na raw sila sa pagsipa ng presyo ng coal at natural gas na ginagamit sa paggamit ng kuryente. Sakaling hindi na raw kayanin ng operation ng San Miguel Corporation, kailangan mapunan ng mawawalang 1,000 megawatts dahil kung hindi, posible raw ang rotational brownout. 5.2 billion pesos ang luging gustong mabawi ng San Miguel Corporation. Kung pagbibigyan ng ERC ang petisyon, tataas ang presyo ng kuryente. Tinawag naman itong blackmail ng grupong People for Power Coalition. Nakasaad daw kasi sa kontratong pinirmahan ng mga power producer na aakuin nila ang pagkalugi sakaling may fuel supply disruption. Hinihingan pa namin ng pahayag ang San Miguel Corporation at Meralco. Tiniyak naman ng ERC na pag-resolba nila sa petisyon, isasaalang-alang nila ang interes ng consumers. Posibleng magka-rollback muli sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Source, maaaring umabot sa mahigit 2 pesos ang tapyas sa kada litro ng diesel, hanggang 60 centavos naman sa gasolina. Sabi naman ng Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na si Attorney Rino Abad, higit piso ang posibleng bawas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang humigit kumulang piso naman sa kerosene. Hindi pa raw tiyak kung magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng gasolina. Paliwanag ni Abad, ang inanunsyong interest rate hike ng European Central Bank ang dahilan ng pagbaba ng fuel trading prices ng langis. 3,389 ang naitalang new COVID cases ngayong araw. Pinakamataas yan sa nakalipas na limang buwan mula noong February 12. 24,478 ang active cases. Ito na ang ikalimang sunod na araw na mahigit 20,000 ang naitatalang active cases. 15 naman ang nasawi matapos ang isang linggo na zero deaths. Ayon naman kay Octa Research Fellow Dr. Gito David, batay sa pagsusuri nila sa datos ng DOH, umakyat sa 14.6% ang daily positivity rate sa NCR nitong July 20. Posible raw na may nakapasok ng bagong variant na iba pa sa mga na-detect na. Binabantayan ng Omicron sa variant BA.275 na unang na-detect sa India na nagdulot ng pagtaas ng mga kaso roon. Lumutang ang isa pang nabiktima ng isang babaeng namamasukan bilang kasambahay pero pagnanakawan pala ang kanyang amo. Ginamit pa raw ng suspect ang vaccine card at pangalan ng naging amo niya nang mag-apply sa iba pa niyang nabiktima. May exclusive report si John Consulta. Nitong Martes, July 19, nang ibalita sa 24 Horas, ang paglimas ng babaeng namamasukang kasambahay nang abot sa 1 milyong pisong halaga ng gamit sa kanyang amo sa Dagupan City. Dalawang araw pa lang namamasukan noon ang suspect na nakilala sa Facebook ng kanyang amo. Noon naman Pebrero, ang parehong babae may biniktima rin isa pang bahay sa Novaliches, Quezon City. Napanood ng dating lead singer ng bandang General Luna na si Karen Devaney ang balitang yan at namukaan ang babaeng suspect na nambiktima rin daw sa kanya noon pang nakaraang taon. Agad siyang dumulog sa NBI. Nakilala rin daw niya sa Facebook ang babae na nagpakilalang Hazel noong September 2021 at nag-a-apply raw bilang kasambahay. Sabi pa niya, ma'am, wala akong phone eh, pero pwede tayo mag-video ko. Siya yung nag-initiate ng video ko. So, kumpante ako na, ay, nagpapakita siya. Sabi niya, galing siyang probinsya
na namasukan siya sa agency, binigyan siya ng amo, pero hindi natuloy, eh nandito na siya. So kaya, anytime pwede. Pagdating dito, naglinis agad siya. Wala pa akong sinasabi, magaling siyang katulong. Kinabukasan, nagsabi raw ang kasambahay na kulang na sila ng toiletries at condiments. Nilimas ng babae ang kanyang mga pera at gamit tulad ng laptop, mga relos, game console, pati mamahaling bag. Sa CCTV video, makikita ang suspect na hila-hila na ang maleta ng kanyang amo. Pinabuhat pa niya sa apat na bata ang iba pang gamit sa loob ng bahay na nagkakahalaga raw ng 300,000 pesos. Nalaman pa ni Carmen mula sa isang biktima na ang Vax card at pangalan daw niya ang ginagamit ngayon ng suspect sa pag-a-apply sa mga sumunod na biniktima sa Quezon City at Tagupan City. Affected siya when it comes to yung reputation. Siyempre, pagka pinahuli siya, tas name ko, baka ako yung maano sa NBI niyan. Gusto ko siyang mahuli kasi nakakausap ko yung mga victims. Marunong siya magmanipula. Talagang mapanganib, lubhang preparado at focus siya sa ginagawa niya. Mukha lang siyang inosente sa totoo lang. Meron po tayong hotline dito sa NBI NCR. Huwag po kayo magkatubili kahit sa mga probinsya, pwede po tayong magpadala ng mga tauhan doon. Nakakalungkot na dumadami ang nagiging biktima. So muli pinapaalalahan na natin ang ating mga kababayan na mag-ingat sa pagkuha ng mga kasambahay. John Consulta, GMA News. Inihain ni Senator Robin Padilla ang panukalang batas para sa pag-legalize ng medical marijuana. Nakasaad sa Senate Bill 230 na maaaring magamit ang medical cannabis na nakakapsule at oil bilang alternatibong gamot sa ilang sakit, gaya ng cancer, glaucoma, multiple sclerosis, epilepsy at iba pang kondisyon na tutukuyin ng Department of Health. Nakasaad din sa panukala na ang Food and Drug Administration ang magtetest ng medical cannabis products, habang ang Dangerous Drugs Board at Philippine Drug Enforcement Agency ang magmamonitor at magre-regulate nito. Makikipagtulungan daw sa kaanak ng nasawi ang may-ari ng tindahan ng Chicken Mommy na itinuturong sanhi ng kanyang pagkamatay. Walong iba pang nakakain ito sa Tondo, Maynila ang nasa ospital pa. May report si Sandra Aguinaldo. Nakaburo lang labi ni Josefina Manila, 45 years old, na binabuyan ng buhay matapos umanong makakain ng Chicken Mommy sa Barangay 172, Tondo, Maynila. Isa siya sa 16 na isinugod sa ospital matapos mahilo, sumuka at makaranas sa matinding sakit ng ulo. Ang ina ni Josefina na si Levita Manila, 72 years old, nasa ospital pa pero nasa ligtas na kalagayan ayon sa kanyang pamilya. Tumanggi ng magpa-interview ang mga kaanak ng nasawi. Sa hindi kalayuan, matatagpuan ang tindahan ng mami na sinasabing kinainan ng mga na-ospital. Ang mismong nagluto ng mami na si Joy Bernardo na ospital din, kaya ang ina niya ang nagpaunlak ng interview. Pero hiniling nito na huwag pakita ang kanyang muka. Sabi niya, tutulungan nila ang pamilya ng pumanaw. Talagang hirap po din po kami. Kaya yun din po ang aking hinihingi na pangunawa po rin ng kapwa po namin. Makipagtulungan na lang po kami sa pamilya po ng namatayan. Yun lang po ang tangi maitutulong po namin. Sa ngayon, 8 ang naka-confine sa ospital pero nasa ligtas na kalagayan. Sandra Aguinaldo, GMA News. Mahigit 2,000 alagang manok sa Cagayan at Isabela ang nangamatay dahil sa Newcastle disease. Sa ulat ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan, sinabi ng Regional Office ng Department of Agriculture sa Cagayan Valley na apektado ng sakit ang mga domestic poultry at iba pang bird species. Nagsagawa na raw sila ng disinfection sa mga poultry farm at nagbigay ng vitamins. Sa ngayon, wala pa raw katiyakan kung mabibigyan ng ayuda ang mga poultry farmers na namatayan ng mga manok dahil sa sakit. Isa sa mga inaabangan sa unang State of the Nation address ni Pangulong Marcos ang mga plano niya sa agrikultura. Panawagan ng ilang magsasaka sa Pangulo, suspendihin ang rice tarification law na anilay dahilan ng kanilang pagkalugi. Tutol naman dyan ng ilang eksperto, pati na ang isang miyembro ng gabinete. May special report si Katrina Son. Noong kampanya para sa eleksyon 2022, isa sa mga nababanggit ni PBBM ang pagbibigay pansin sa sektor ng agrikultura. Even as in the study of economics,
It's still regarded, the agricultural sector is still regarded as the foundation of any industrialization. Kaya naman ang Federation of Free Farmers, umaasang mabibigyang pansin ang kanilang mga hinaing patungkol sa rice tarification law. Ang sabi niya sa amin is, itong sabi niya rice importation, import liberalization, at saka yung RTL, masyado daw naka, sa English, ravage . Masyadong nakasira o nakawasak sa agriculture. Kaya sabi niya, I would not mind suspending the RTL. So baliwanag na, naintindihan ni Pangulong Marcos yung sitwasyon ng ating mga magsasaka ngayon. Tinanggal kasi ng RTL ang limit sa aangkat ng bigas. Kahit sino'y maaari na rin magangkat ng bigas maliban sa gobyerno. Kapalit naman ito, taripa o yung import tax na binabayaran ng mga importer na ginagamit sa pangangailangan ng mga magsasaka. Iyon nga lang, hindi raw lahat ng rice farmers nakikinabang dito. Mula raw nagsimula ang rice tarification law ay naging mabigat daw ito para sa ilang mga magsasaka. Mas nalugi raw ang mga magsasaka dahil nga bumaba ang presyo ng palad. Tansya naman ng Federation of Free Farmers, nasa 1/4 or 25% mula sa presyo ng palay ang nabawas. Katumbas daw ito ng nasa mahigit 5,000 pesos na kabawasan sa kanilang kita. Ang pumasok na RCEF money since the start of the law in 2019 up to the present, siguro roughly mga 40 billion pesos po. Okay, na pangtulong po sa magsaka natin. Pero ang nawala naman sa kita ng farmers natin kasi bumagsak nga yung presyo ng palay, estimate namin mga 66 billion. Panawagan nila sa Pangulo. Listen very closely to the sa hinaing po ng ating mga magsasaka. If you can suspend it, suspend agad. Habang nire-review at saka nire-repaso at maamyandan yung batas. Ayon naman sa assessment ng Philippine Institute for Development Studies, kailangan ding isaalang-alang ang kapakanan ng consumer. Pagka binalik mo yung pre-tarification, pre-RTL era, malamang babalik uli ang bigas as a major contributor to inflation. Si Finance Secretary Benjamin Diokno, nagpahayag na rin irerekomenda niya sa Pangulo na ituloy ang RTL. Nakatulong daw kasi ito para makontrol ang inflation. Ang magiging tugon ni Pangulong Marcos sa issue, isa sa mga inaabangan sa kanyang unang SONA sa Lunes. Katrina Son, GMA News. Biglang nagtakbuhan ang mga tao sa labas ng isang mall sa Maynila. May mga nagtalunan pa sa barriers. Pila yan para sa voter registration. Madaling araw pa lamang, hindi na makita ang dulo ng pila ng mga nais magparehistro. May mga nakaupo na nga sa sahig. Ang ilan may dala pang maliliit na bata o di kaya'y buntis o senior citizen. Marami ring nagpunta sa COMELEC office sa Aroseros. Kaya naman alas 7:30 pa lamang ng umaga, nag-cut off na. Sa ulat naman ng Super Radio Palawan, sa labas na ng mall sa Puerto Princesa natulog ang mga magpaparehistro. Ang ilan mistulang nag-camping, dala ang kaldero at galon ng tubig. Bukas ang huling araw ng registration para sa barangay at SK elections na gaganapin sa December 5. Ang susunod na voter registration sa Enero o Pebrero na muli. Para yan sa 2025 midterm elections. Nauwi sa habulan ang paninita sa motoristang nag-beating the red light sa Tondo, Maynila. Sa kanyang pagmamadali, nabangga pa niya ang isang SUV at motorsiklo. May report si Chino Gaston. Inabutan ng mga tauhan ng MPD at Manila Traffic Bureau ang puting SUV na ito sa may Divisoria sa Tondo, Maynila. Matapos umanong magtangka ang driver nito, natakasan ang mga pumarang sa kanyang traffic enforcers. Habang papalapit ang mga otoridad, bigla itong nag-U-turn at sumampa sa Center Island. Dahilan para halos matanggal ang bumper nito. Naabutan din siya ng mga pulis sa may Delpan Bridge at agad pinusasan at pinaupo sa kalsada. Kinilalang suspect na si Clint Sherwin Errol Co., 35 taong gulang, isang negosyante na taga Caloocan. Sa kanyang pagmamadaling tumakas sa mga otoridad, nasagi niya ang isang SUV at motorsiklo. Pinara nila yung suspect. Dumire-diretso pa rin nag-beating the red light. Kaya hinabol nila. Paghabol nila, paikot-ikot sila sa Lacson, hanggang napunta sa Santa Cruz. Doon marami na siyang nabunggo. Paalala ng mga pulis sa mga motorista, sumunod sa batas trapiko at maging maingat sa pagmamaneho. Galangin din daw
ang mga otoridad na nangangasiwa sa mga lansangan dahil ginagampanan lamang daw ng mga ito ang kanilang tungkulin. Na-inquest na ang suspect na nahaharap sa kasong resistance and disobedience to a person of authority, reckless imprudence resulting to multiple damage to property. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang suspect na kasalukuyang nakakulong sa MPD Traffic Bureau Detention Cell. No comment, sir? Ha? No comment ka? Attorney ko na lang usapin niyo, sir. Or attorney mo na lang? Hindi ka magbibigay ng statement mo? No. Chino Gaston, GMA News. Kakaiba ang pagbati na kinaaaliwan ng isang may birthday at maging ng netizens. At batang bumalik sa handaan dahil hindi raw nakakuha ng fried chicken. Yan ang mga kwentong pinusuan sa report ni Mai Bermudez. May bit-bit na take home ang batang ito mula sa birthday handaan ng kaibigan. Pumunta ka sa birthday na? Opo. Kakain na sana, pero... Mama, balik pa ko sa birthday. Walang manok, please. Ha? Walang manok? Pabalik ka doon. Yan ang 5 taong gulang na si Raihan Sereno mula Olongapo City na nagkasa ng offline balikhandaan dahil sa missing manok sa kanyang take home. Kwento ni Mommy Juliet, nagulat siya nang maghanap ng fried chicken ng anak na talagang bumalik sa handaan para humingi. Hindi siya nakakuha ng fried chicken, pero nakapag-uwi naman ng loot bag na may candies. Pabalik ka doon. Ang magbabarkadang ito naman, biglaan ang handaan. Pero dahil bawal mag-ingay sa barangay, pagbating pabulong ang ginawa. Ipagdiwang ang parawan ng ating pinakamamahal na si Barbie, Mikael Jimala. Tugon po. Happy birthday, Mikey. Iba tuloy ang naging tunog ng birthday wishes. Napahagalpak na lang ang may birthday na si Michael Himala sa paandar ng mga kaibigan na inakala niyang kakanta lang ng mahina. Kung meron kayong kwelang video o photos na kayo mismo ang kumuha, sama-sama nating pusuan na yan. Ipadala lang sa aming Facebook page na State of the Nation-GMA News at malay nyo, sunod na naming maitampok yan sa pusuan na yan. Mai Bermudez, GMA News. Mainit na sinalubong ng Pinoy fans ang K-pop girl group na Red Velvet sa naiyak. Narito sina Irene, Sulgi, Wendy, Joy at Yeri para sa BU The World Will Adjust concert na isang extraordinary celebration for people with special needs. Ngayong gabi yan sa SM Mall of Asia Arena. Dumating na rin sa Pilipinas ang main vocalist ng Korean boy group na GOT7 na si Yongje. Hey girl, you cool. That's what I like. Bukas gaganapin ang kanyang mini concert at fan sign event. Inanunsyo naman ng CDM Entertainment na lahat ng pupunta ay magkakaroon ng send-off perk para raw mas mahaba ang chance na makasama ang kanilang idolo. Nasa Pilipinas din ang Danish singer-songwriter na si Maximilian. Nakilala siya sa kantang Beautiful Scars na more than 62 million views na sa YouTube. First time ni Maximilian sa Pilipinas at masaya raw siya sa overwhelming support ng Pinoy fans. The Philippines is the country with the best fans in terms of like music. The amount of support coming from here has just been incredible. Magkakaroon siya ng 2-day show sa bansa. Von Aquino, GMA News. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.